Ayon lang din mismo sa ating Pangulo, hanggat maaari sana ayaw niyang pakialaman ang galawan ng merkado. Pero dahil nga po sa pananamantala ng mga individual na ang hangad lamang ay pagkakitaan ang kapwa nila Pilipino, ay kinakailangan pong gamitin ng ating gobyerno ang tinatawag nitong police power, yung pag-regulate sa conduct at behavior ng mga mamamayan po nito. Ito po ay naghahangad ng tatlong bagay. Unang-una, dapat sa part po ng offender, ma-recognize na siya ay nagkamali at yung kanyang responsibility sa kanyang pagkakamali ay dapat niyang pagbayaran. Pangalawa, ang biktima dapat matanggap o ang pamilya ng biktima o biktima kung nabubuhay pa, dapat matanggap na yung offender ay nagkamali sa batas at mayroon pang pagkakataong magbagong buhay. Pangatlo, dapat bilang mga mamamayang Pilipino na miyembro po ng ating lipunan, kapag ka ang isang convict or persons deprived of liberty ay nakapagbagong buhay na, tanggalin po natin yung branding na sila po ay masama dahil lamang po sa naging pagkakamali po nila sa nakalipas na mga panahon. Yan po ang ninanais ng restorative justice para po sa lahat. Para sa offender, para sa biktima, at para sa community in general. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 5, 2023 at napakaganda ng balita po nating pag-uusapan sapagkat hindi lamang po ito makakatulong sa proyekto ng ating gobyerno kung hindi makakatulong sa pagbabago po ng mga taong nagkamali sa batas. Ang tinutukoy po natin ngayon, ang pakikipagtulungan po ng Bureau of Correction sa pumumuno, syempre, nitong maraming kritiko na si Director General Gregorio Katapang Jr. ay ang mga persons deprived of liberty, particular dyan sa prison, sa Iwahig Prison and Penal Farm, ay inatasan na tumulong sa ating gobyerno sa pamamagitan po ng pagtatanim ng mga hybrid rice sa isang asa kanilang mga lupain na maaaring pagsakahan na sakop po ng Iwahig Prison and Penal Farm. Pero alam nyo mga tol, hindi lamang po ito isang ordinaryong pagsasaka para sa mga persons deprived of liberty, kung hindi na rin livelihood para po sa kanila. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na ang Bureau of Corrections ay talagang nakaranas po ito ng napakatinding kontrobersiya sa nakalipas na panahon at hanggang sa kasalukuyan pinupuno po ito ng kontrobersiya mula po sa mga nakalipas na administrasyon nito hanggang sa kasalukuyan sa pamumuno nitong si Director General Gregorio Katapang. Pero ang pinakamahalaga sa kasalukuyan na nanatili pong buhay ang institusyon para po sa mga persons deprived of liberty. After all, ang Bureau of Correction ang ika-apat na pilar ng ating criminal justice system at hindi po pwedeng ito ay masira ng tuluyan. Kasi kapag ka nasira ng tuluyan ang Bureau of Corrections, mapipilay po ang ating pillars of criminal justice system at hindi po natin mapagtatagumpayan na ang mga taong nagkamali sa batas ay magkaroon po ng bagong buhay. Yan po ang pinakalayunin ng Bureau of Corrections. Reformation ng mga tao na nagkamali sa batas pero binibigyan po ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaya naman, dito sa programa na ito ng Bureau of Correction sa pangunguna ng siyempre ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po ay joint or collaborations ng different agencies under the executive branch of the government, particularly the Office of the President, Department of Agriculture, and Department of Justice towards food security. Kaya naman, diyan po sa layunin ng food security ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipagtulungan ang pamunuan po ng Bureau of Corrections at ginamit po nila ngayon ang mga persons deprived of liberty sa tinaguriang prison without walls. Ito po yung Iwahig Prison and Penal Farm. Meron po itong reputation sa buong mundo na isang kulungan na wala pong bakod. Ano? Kaya po siya binansagang prison without walls. Bakit po ba naging ganito ang kulungan na ito, o I should say ang penal colony na ito, kasi nung mga nakaraang panahon, historically speaking, actually ang mga unang prisoner po dito ay mga incorrigibles, talagang mga masamang convict. Pero as the time goes on, unti-unti pong nabago yung perception sa Iwahig Prison and Penal Farm hanggang sa ang mga nakakulong na lamang po dito o ang mga binabantayan na lamang po dito sa prison without walls ay ang mga tinatawag na colonist. Ito po yung mga persons deprived of liberty na ang kategorya sa security ay napakababa. Ibig sabihin, ang kanilang risk para tumakas ay napakababa po kaya pinagkakatiwalaan po sila
ng ating authority dyan po sa Bureau of Corrections. Panoorin po natin ang particular po ng balita na ito na may kaugnayan sa ating pinag-uusapan. Puspusan na ang ginagawang pagtatanim ng mga hybrid na palay ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan sa lupaing inihanda para sa Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security o RISE Project ng National Government. Magtaisarado naman ng pamunuan ng Iwahig ang mga persons deprived of liberty na napiling lumabas upang magtanim. Si Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita. Sinimulan na kahapon, September 4, ang pagtatanim ng mga palay sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Yan, nakikita po ninyo, no? Sila po ay malayang nakakakilos. Siyempre, kahit paano may bantay ng mga personnel po mula po sa Bureau of Corrections. At sana wag po natin ipagkamali sa ating akala o isipan na ang mga tao o persons deprived of liberty po na ito ay inaalila. Hindi po ganun, ano? Yan po ay trabaho para sa kanila dahil lahat po kasi ng mga activity dyan po sa Bureau of Corrections, lalong-lalo na kapag may kaugnayan sa paggawa, ay binabayaran po sila dyan. Meron po yung kaukulang bayad para po sa mga manggagawang persons deprived of liberty. Kaya ang maaaring mangyari po dito, at the same time, nare-reforma po sila habang sineserve po nila ang kanilang penalty sa loob po ng Iwahig Prison and Penal Farm. At the same time, nakakapaghanap buhay po sila. Lalong-lalo na yung mga wala pong kakayahan na mga persons deprived of liberty at wala pong inaasahan mula sa kanilang mga kamag-anak na panustos para po sa kanilang mga pangangailangan. Hindi naman maikakaila na sa mga nakalipas po na pagdinig dyan po sa Kongreso at sa Senado, lumalabas na napakababa po ng daily allowance ng mga persons deprived of liberty, kaya naman kulang na kulang po talaga ang kanilang mga pagkain na naitutustos sa kanila, lalong-lalo na ang nutrisyon. Pero dahil po sa mga ganitong programa, kahit paano ang mga persons deprived of liberty na ito nabibigyan po ng pagkakataong kumita nang kahit sila po ay nakakulong sa loob po ng prison na ito, ano, yung Iwahig Prison and Penal Farm. Ang pinakamagandang epekto po nito, bukod po sa nabigyan po sila ng pagkakataon na magkaroon ng kabuhayan, nakakatulong po sila sa paghahanap, pagnanais po ng ating gobyerno na magkaroon po ng seguridad sa ating pagkain, in particular sa ating bigas. Kaya soon, kapag ka ito pong mga itinanim po nilang palay ay inani na, malaki po ang tulong nito sa supply po sa bigas sa ating merkado at makakatulong din po ito in particular sa lahat ng Pilipino. Alam naman natin na kapag ka marami po ang supply, lalong-lalo na ang local productions, kahit paano nai-stabilize ang presyo ng bigas sa merkado. At kaugnay po ng presyo ng bigas, mga tol, maisingit ko lamang sa ating pinag-uusapan. Ngayong araw po na ito ang pagpapatupad ng Executive Order No. 39. Ito po yung price cap ng mga regular at well-milled rice mula po sa halagang 41 pesos to 45 pesos respectively. At alam naman po natin na ito ay pansamantala lamang sapagkat yung mga halaga po ng bigas ay talagang patuloy pong tumataas at kinakailangan na pong mag-intervene ng ating gobyerno dahil po sa mga mapagsamantalang smuggler at saka mga hoarder. Ngunit may mga sapantaha ang mga retailer na baka sila po ay malugi, pero ang ating Pangulo bago umalis kahapon papuntang Jakarta, sinigurado niya naman na meron pong maibibigay na tulong para po sa mga retailer ng bigas at ito po ay pinag-aaralan na kasama po ng DSWD. Kung ano man yung mga kalugihan na maaaring tumama dito po sa mga retailer ng bigas dahil nga po sa price cap, may kaukulang pondo pong ilalagak dyan ng ating gobyerno. Sa aking pagkakaalam, hindi po bababa sa 2 bilyong piso ang subsidy na maaari pong itulong sa mga retailer. Kapag natapos na po ang computations na yan, malalaman kung magkano o magiging sapat naman siguro yung maibibigay na tulong sa kanila para sila ay hindi po malugi. Kailangan lamang po talaga dito ng konting sakripisyo sapagkat hindi naman pwedeng sila lang ng sila ang nabubuhay o kumikita. Pinakamahalagang konsiderasyon siyempre ang taong bayan. The greater good for the greater people, ika nga. At kailangan lang talagang magsakripisyo. Anyway, ang sinasabi pa ng ating gobyerno, mga bandang October
Simula ngayong buwan ng Setyembre, nagsisimula na po ang anihan sa iba't ibang panig po ng ating bansa, kaya malaki po ang maitutulong nito para unti-unti nang ma-stabilize ang presyo ng bigas. Kapag ka nangyari na po yan, syempre ililip na po ng ating Pangulo ang Executive Order No. 39 dahil ayaw na rin mismo sa ating Pangulo. Hanggat maaari sana, ayaw niyang pakialaman ang galawan ng merkado. Pero dahil nga po sa pananamantala ng mga individual na ang hangad lamang ay pagkakitaan, ang kapwa nila Pilipino ay kinakailangan pong gamitin ng ating gobyerno ang tinatawag nitong police power, yung pag-regulate sa conduct at behavior ng mga mamamayan po nito. But going back dito po sa ating pinanonood, inuulit po natin, malaki po ang maitutulong po nito sa food security at the same time sa pagbabago na hinahangad po natin sa mga persons deprived of liberty. Alam nyo po mga tol, lahat po ng tao pwedeng magkamali. Hindi po lahat ng persons deprived of liberty ay dapat po nating i-condemn. Ano? Lahat po sila may pagkakataong mabuhay. Yung panahon ng pagturing sa mga taong nakagawa po ng paglabag sa batas na dapat hindi na bigyan ng pagkakataon, wala po sa kasalukuyang sistema po ng ating gobyerno iyon. Unang-una, wala po tayong capital punishment or death penalty. Ang ibig sabihin, lahat po ng makagawa, no matter how heinous the crime they had committed, eh mananatili po silang nakakulong sa loob po ng kulungan at babaguhin po ng ating Bureau of Corrections. Kaya naman, kung i-condemn po natin sila, hindi po magtatagumpay ang ating gobyerno sa paghahangad na mabago po sila. Ngayon, wag niyo akong ipagkamali na, oy, mga kriminal yan, kinakampihan mo pa. Hindi po sa ganon. Ang sinasabi ko lamang po dito, meron po tayong rule of law, meron po tayong due process, meron po tayong ino-observe na sistema. Ano ang sistema na ito na umiiral sa kasalukuyan? In particular, tinatawag po itong restorative justice. Ang restorative justice, hindi ako masyadong magiging technical sa inyo dahil hindi naman kayo mga estudyante ng criminology, pero sa madaling paliwanag, ito po ay naghahangad ng tatlong bagay. Unang-una, dapat sa part po ng offender, ma-recognize na siya ay nagkamali at yung kanyang responsibility sa kanyang pagkakamali ay dapat niyang pagbayaran. Pangalawa, ang biktima dapat matanggap o ang pamilya ng biktima o biktima kung nabubuhay pa, dapat matanggap na yung offender ay nagkamali sa batas at mayroon pang pagkakataong magbagong buhay. Pangatlo, dapat bilang mga mamamayang Pilipino na miyembro po ng ating lipunan, kapag ka ang isang convict or persons deprived of liberty ay nakapagbagong buhay na, tanggalin po natin yung branding na sila po ay masama dahil lamang po sa naging pagkakamali po nila sa nakalipas na mga panahon. Yan po ang ninanais ng restorative justice. Para po sa lahat. Para sa offender, para sa biktima, at para sa community in general. Ituloy po natin. Ito pong pinapanood po nating balita. Bilang pasimula ng proyekto ng pambansang pamahalaan, target kasi ng pamunuan ng iwaig na makapagtalin ng palay sa 60 hektaryang lupain ng iwaig. Oh, laki, no? Kaya naman nasa 20... Diba? 60 hektarya ng iwaig. Kung hindi ako nagkakamali, ang laki po nitong iwahig eh, pinakamalaki sa lahat ng prison and penal farm sa buong Pilipinas pagdating po sa land area. Additional informations, meron po tayong 7 prison and penal farm nationwide na pinamamahalaan po ng Department of Justice, Bureau of Corrections. Ito po ang unang-una yung mga maraming kontrobersiya na bumabalot ay ang New Bilibid Prison na matatagpuan po sa Muntinlupa City. Nandyan din po ang Leyte Regional Prison, ang San Pablo Prison and Penal Farm, ang Iwahig Prison and Penal Farm, ang Correctional Institution for Women, ang Davao Penal and Prison, Davao Prison and Penal Farm, at Sablayan Prison and Penal Farm. 7 po lahat yan. Ang total po ng mga persons deprived of liberty, kung hindi po ako nagkakamali, ay almost 40,000 na sa kasalukuyan. Napakahirap sa pamunuan po ng Department of Justice at ng Bureau of Corrections
na pangalagaan ang mga nabanggit na persons deprived of liberty dahil alam naman natin kapag ka sobrang dami, mahirap po talagang i-manage, ano? Ganun pa man, yan po ang isang challenge sa pamunuan po ng Department of Justice at ng Bureau of Corrections na ang problemang congestion o yung pagsisikip sobrang dami ng mga nakalagak na persons deprived of liberty ay dapat mapagtagumpayan po rin pa nila. Alam nyo, ang isa sa mga solusyon na nakikita po dito at ayon na rin po sa ating kapapasa pa lamang na batas ay magkakaroon po ng mga prison sa bawat regions. Kung tayo po ay binubuo ng 17 regions sa kasalukuyan, ibig sabihin, sa batas po na iyon, eh magtatayo po ang ating gobyerno ng 17 prison para po sa ating mga persons deprived of liberty. Okay, tuloy po natin ang balita, mga tol. Ano na mga persons deprived of liberty o PDL ang inilabas kahapon upang magtanim ng mga palay at ang iba naman ay naghanda ng lupang mapagtataniman ng mga gulay. Ayon sa tagapagsalita ng IPBF na si Levi Evangelista, malaki ang kanilang tiwala na makatutulong ito sa food security ng bansa. Tinitingnan na natin na, yun nga, no, sinasabi rin ni Director Katapang na maaaring makatulong or makatulong sa food security, no? Particularly, siyempre, dito sa ating mga persons deprived of liberty. At gayon din naman, pag talagang maganda yung ano natin, for the rest of the Puerto Princesa and perhaps the rest of the country. Ayon pa sa opisyal, noong nakaraan ay naglabas din sila ng nasa 400 na PDL para magkaroon ng land preparation sa Iwahig. Puspusan na po, no? Si Superintendent Gary, like the other day, naglabas tayo ng nasa 400 na PDL, no? Under proper escort guards. Upang sa gayon, yung land preparation natin ay talagang maihanda na. Matatandaan kamakailan na nagkaroon ng signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Agriculture, kasama Justice at Bureau of Correction sa Malacanang upang magamit ang nasa 500 hektaryang lupain ng Iwahig para sa rice project ng pamahalaan. Samantala, ang mga PDL naman na napili na magtrabaho sa pagsasaka ay ang mga umatend sa training na ginawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa Farm Tech. Sa ngayon ay inihanda na rin ang lupang pagtataniman ng mga gulay at iba pa. Yan. Maliwanag, ano, sa napanood po natin balita na ito ay isang innovative approach na towards rehabilitation or reformations. At the same time, makakatulong po ito sa paghahangad ng ating gobyerno towards food security. Napakagaling ng naisip ng ating Pangulo sa pakikipagtulungan siyempre ng iba't ibang departamento katulad po ng Department of Agriculture na siya din naman ay namumuno at saka Department of Justice. Kaya sana, instead na batikusin po natin ang mga ganitong undertaking, ay suportahan po natin. Higit sa lahat, ito pong ganitong undertaking ng ating gobyerno, particular sa Bureau of Corrections, magbibigay po ito ng panibagong pag-asa sa mga taong nagkamali o mga tinatawag po nating persons deprived of liberty. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Sana kahit paano meron po kayong natutunan sa maiksi po nating talakayan sa balitang ating pinanood. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood at sumusuporta at nagmamahal sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.